Hello, welcome to our studio. This is our kitchen. We recently renovated it last December. So before yung last makeover video, as you've noticed, yung before pictures is so cramped. And then this one here, our sink was originally in here. So yung pag renovate namin, we decided to put the sink on this side para malagay namin yung ref dito. Because this ref is too big and the placement of the ref was here originally, and if we put it here, parang naano yung base, nagiging masikip and madilim yung kitchen kasi nagba-block siya ng light tapos malaki siya. So mas maganda if dito na lang siya sa dulo para open yung kitchen dito. Yung ano pala is induction lang yung pwede sa condo, so we got this induction and our oils, soy sauce and vinegar, knives. So we bought this pala sa Facebook marketplace. This set is about 500, so yun. So these containers nabili namin sa Japan Home, and then yung label maker is sa Shopee. And then on this side, so medyo malaki na yung counter space namin kasi before wala kaming ganito. Dito lang ako nag-prepare ng food kasi maliit lang yung sink namin. So I'm really happy na malaki na yung space sa preparation. So in here, we added rod. So this one we bought sa IKEA, and then we got our wooden... Basta! So this is the rod. We hang here our chopping board, some plants for greenery, and of course the diffuser. So nilagay namin siya dito kasi para minsan kasi nag-aamoy yung yung kitchen, so para mawala yung amoy, and our hand towel. Upper cabinets, dito lang namin pinalagay kasi may na dito, breaker. Hindi naman din namin kailangan ng masyadong maraming storage kasi meron naman sa baba. And nahihirapan ako umabot. So I prefer din na nasa ilalim yung mga gamit. Hindi pa siya masyadong organized pero some of the condiments are here. So dito pala sa taas, nilagay namin yung alcohol para pagbasag namin galing labas, madali kami paabot yung alcohol. Accessible lang siya. And then, yung dito, hindi namin ma-open if may mga gamit dito. So we made sure na yung nandito lang is parang hindi namin always ginagamit yung nandito. Dito pala sa first cabinet, wala siyang wala yung shelf kasi gusto namin maglagay ng kahit anong height. Hindi pa kami sure kung yung lalagay namin, so bumili na lang din kami dito para ma-organize yung mga tools. And yung husband ko is naglagay din siya ng rod para mahang namin yung mga trapo and yung tubig. So yun. And then on this side, ito rin, same siya dun sa kabila para sa cleaning supplies. And ito yung basurahan. So yung shoe organizer, ginamit namin as yung lagayan ng mga trash bags. Dito, hindi pa siya masyadong organized, pero papakita ko pa rin. So ito yung yung mga... And then... this side, masyadong magulo. Ito yung mga baso. Ito lang yung gamit namin if magkakape or mag hot choco or ganun. Kasi may, naman kami, water bottle. Yun. And then, ito sa mga pots and pans and yung bigas. And on this side naman is, utilize namin yung space dito. So, we decided to have this custom build.
Ito, so yung design is sakto lang siya. Sakto lang yung tubig. Wala kami nung malaking water dispenser, kaya napagawa na rin kami dito. Yung mayroon siya sa ilalim. Tapos, ito, wala siya nito before. So, I decided na mag-DIY na lang ng macrame curtain para matakpan yung blue. Here is our little pantry for the condiments, for our sugar, coffee, milk, oats, cocoa, and all that stuff. So, ito pala is sa pantrita namin na bili sa Instagram. So, yun. And then, these baskets are from Metro Ayala, Cebu. So, these are the yung mga 3-in-1 na mga coffee andito. So, since yung wala kami yung entryway namin and kitchen is... So, dito pala, nilagay na rin namin yung shoe cabinet. So, ito yung shoe cabinet. Medyo madumi pa, pero yun. Ito yung shoe cabinet. And then, this is our storage room for our cleaning supplies. Yung vacuum, wallets, and mop. And dito naman sa taas is rice cooker. Maliit lang yung rice cooker namin. So, kasyang-kasya siya dito. And on this side naman is another basket for the mga seasoning and all that stuff. And dito is pantry pa rin, pero slash yung mga vitamins, ketchup. Ito, medyo hindi pa siya arrange. And sa taas is another storage area sa mga nanamin eco bags. And I place my hanging here para may ano lang, push off greenery. So, yun. Minaximize talaga namin yung vertical storage. Kasi sa small space, kulang yung storage namin. So, maximize yung vertical storage. Pataas. Wala kaming light before. Talagang malilim yung kitchen namin. So, nagpalagay kami ng light. Ano lang siya. So, may bagong switch lang. Tapos, naka-connect lang siya sa outlet. So, para hindi siya masyadong malaking trabaho. And this carpet is from our sala before. So, since bumili kami ng mas malaking carpet sa sala, ito na lang, parang perfect fit naman siya dito. Nagiging runner na siya. So, yun. Hindi siya nasayang. And then, next dito sa seat. Pinalitan din namin yung door. Before, it was orange. So, ito para mag-match lang siya sa white na cabinets. Bumili kami ng white door. So, ito yung CR. So, as you can remember sa before picture, yung tiles namin is orange lahat and talagang madumi na siya. Also, yung sink namin before is maliit lang siya. So, when we decided to have a renovation, bumili kami ng mas malaking sink. And then, yung ano pala dito, black and white and some wood and green accents para mag-add lang ng warmth sa space and hindi siya puro white and black. So, dito. So, dahil maliit lang yung CR, naglagay din kami ng shelf dito para maximize namin yung space pataas. So, makalagay na kami ng maraming towels, yung ito yung
yung mga kalat, yung mga unsightly na mga container. So, yung tissue, and then the brush. I decided pala na mag-subway tiles kasi parang I think it's aesthetically pleasing. Yung white subway tiles plus yung black na grout kasi mas nagpa-pop yung tiles if black yung grout. Parang may pa rin, parang may character yung CR. So ito, kasi gusto ko yung may mga black accent, so eto may nakita kami sa Mandawi phone na mirror, yung manipis lang yung border, so napaka modern siyang tingnan. And then ito, ito sa Cebu Home Builders, tapos bumili kami ng you can buy this sa Ace Hardware din naman, and also this one, may mga malalaking bulb din kasi na filament bulb, so we chose the warm color para hindi siya magiging all white lang yung para may warm dito sa CR. Kahit CR siya, mas pa rin, nagiging cozy pa rin yung feeling. Tapos nag-add tayo ng plants. And ito pala is din DIY namin ng husband ko. So ito yung extra nito. Itong wood. Doon sa Cebu Home Builders, nagpakat lang kami. So ito, may extra piece, so sayang naman if itapon. And meron din naman akong marble na contact paper, so why not make it as tray. And may knobs din kami na extra. So, nag-spray paint lang kami ng gold. And then, voila! This side naman is where we hang the towels, and our clothes, and then shower, and our shampoo, body wash. And yung pala namin, yung tiles namin sa baba is yung husband ko yung nagpili ng design nito. So I think it's really cool and fun. Nag-a-add siya ng accent dito sa CR. So yun, parang unexpected siya. Pero yun, nakaka-happy lang. Sofa, the first item that I purchased. So this piece is already 6 years old. So as you can see, marami na siyang mga dumi-dumi pero ama manigipalintyo. So ama manigipalintyo before the reveal. Pero may mga stain pa rin siya. So wala na kami magawa. Pero okay naman siya, malinis naman ito. And then, so dito, naglagay lang ako ng parang gallery. Ito, before, sa kitchen namin, hindi na siya bagay. And when I tried this one here, is parang okay naman siya. So, dito na lang siya. And then, ito pala, nakita ko sa Wilcon. And gustong-gusto ko talaga yung mga ganitong mirror, yung sunburst na mirror. So, bumili lang ako ng maliit lang na version para hindi naman siya masyadong bongga. So, ito. Gusto ko rin yung picture nito Parang hindi na namin replace ng actual photo kasi gusto ko lang yung vibe niya. And then, ito namang photo shelf. Naghang lang kami ng hanging plants. So, Wilcon pa rin ito. And then on this side is, since corner ito, I want to add mood lighting para maganda yung vibe paggabi. So pag nag-chill kami, may may mood lang siya dito. Maganda lang siya sa ambience sa gabi. So dito, chill-chill lang. So ito, may dip ko lang maglagay ng strip lines para may parang nag-fade lang siya. Yung accent color namin is itong peach. Parang nag-fade lang siya hanggang dito sa puti. And then also, parang nagmamatch siya dun sa bedroom, yung wooden slats.
So para may ano din, same feel siya dito. So bumagay naman, para siyang may partition. Ayun. And then, ito. Itong coffee table is, gusto ko yung ano niya, yung size, and then yung rectangle siya. Kasi may enough space kami na nilagay na ano dito, yung laptop, pwede kami mag-work, and then, parang dito lang ako. So gusto ko siya, kaso lang, yung hindi ko lang gusto is itong matulis na edge. And nag, ano siya eh, nag... Nag-peel yung top niya. Masyadong sensitive. May ano lang, may scotch tape. Tapos pag ganyan po, nag-peel na siya. So, yun. Pero gusto ko siya kasi may storage din dito sa ilalim. And open yung dito. Gusto ko yung legs. Pinalitan lang namin yung parang yung legs. Ng gold. And then yung carpet is... Yung husband ko yung pumili nito kasi gusto niya yung fluffy, parang soft na texture lang kasi pwede kaming liga, charot lang. Pwede kaming mag-ano. This is our dining area. So, napapansin niyo, may bagong chair na dito kasi pumili ng gaming laptop yung husband ko and may free na gaming chair. Ito, yung desk chair namin before, nilagay ko na lang dito para may isa na mag-work doon. Tapos ako, dito ako mag-work. Pwede siyang as office space din. So, ito, comfy siya if mag-work ako dito. Kasi ito, may cushion and then may armrest. So, ito palang table is binili ko sa All Home. I think it's around 10,000. I forgot na kasi masyadong matagal na. And ito namang chair is sa Mandawi Foam. I also bought this 2 to 3 years ago. So, ito may nasira na yung likod. Okay pa naman siya. Gustong-gusto ko yung kasi comfortable yung pag-upo. And gusto ko rin yung design na mamatch siya sa table. Pero separate ito, hindi siya set pagbili ko. Ito pala sa Mandawi Foam din. I think this is from their ano dining chair na section. So on this side naman is naglagay na ako ng mirror. Kasi dun sa entryway kasi wala na kaming space for a mirror. So dito ko na lang nilagay kasi before we go out, ma-check mo yung sarili mo. Yun yan. Tapos nag-match din siya sa white na ano, white na gusto ko. Ito, white na frame. White lang siya, so gusto ko ito. Sa Mandawi Foam din ito. So ito, so gusto ko mag-add ng light dito sa dining. And since may spare kami na wall light, yung wall scans from our previous makeover, hindi siya nagamit. So we decided na dito na lang ilagay and perfect naman siya. Ito, as you can see, may wire dito kasi kinonek lang namin siya via outlet. So may switch lang dito. So ito, nag-ano lang yung husband ko. Bumili kami ng switch, tapos ng wire. Tapos ano, in-assemble lang niya. Ito. Parang ano lang siya. Nagiging ano siya eh, parang may restaurant feel. Nagiging romantic yung dating pag may ganito klase ano, mood light. So, talagang lighting is actually kahit small space, pwede mag-add lang maraming lighting. And then ito, yung DIY na ginawa ko. So, wala kaming calendar. Hindi kasi kami hilig bumili ng mga malalaking calendar. So, I just think na why not mag-ano na lang, mag-DIY na lang ako. So, ni-remove ko yung picture. And then, ito. Parang ano siya, washable naman ito. I mean, yung marker niya is pwede naman siyang ma-erase. Sa gamit lang yung tissue. Tapos, if next month, change ko lang ito as February and then yung dates.
manual lang siya na paglagay, pero I think it's cool. It's a cool idea. Check na lang yung recent vlog ko. May full video kung paano ko to ginawa. And then, another DIY. So, yung paint nito is yung extra paint na ginamit ko sa wall. So, ito lang yung, no, just brush it off. Parang abstract lang siya. And overclock. May ginawa akong macrame para lang matakpan yung ano, yung wirings. So, yun. Sa bed area. Ito yung light. Ito yung statement light namin. Masyado siyang malaki. Pero I think bagay naman siya kasi itong parang siyang may pagka-bohemian na style. Yung rattan light. Sa Mandawi foam lang ito. Gusto ko siya kasi pagpasok mo sa space, ito yung makikita mo first. Parang siyang may wow factor na agad na parang alam ko na yung vibe ng space dahil dito sa light. Ano ba yung vibe? Mix yung vibe dito eh. Para may bohemian, tapos may pagkats na Canadian. So, eclectic siya overall. Kasi mixed yung styles na ginawa ko dito. Nag-change pala yung light. Ito, warm white. Warm white. So, dito lang sa warm white. Then, I decided to have this skin color. Para siyang may pagka-peach na brown. Or may dusty peach. Neutral lang siya. I think for me, this is neutral color lang. Kasi, ano, gusto ko yung... If you know me. Ako kasi, gusto ko yung mga pink colors. Pero gusto ko yung mga neutral pink. So yun, gusto ko yung mga pink colors, pink neutral. So, ito yung pinili ko, which is okay naman. Bumagay din naman siya sa space. And nagtanong ako sa husband ko if masyado na bang girly. And sabi naman niya, okay naman. Masyado bang girly? Bonk! I think for me, it's like neutral naman eh. Hindi naman siya masyadong pink na pink. Okay lang yan. Ito, may ano lang. May shelf lang dito. Tapos, ito yung mga placemat. Pinili ko to sa Daiso. And ito sa Metro Ayala, Cebu. Sarap yung nilagay namin dito. Kasi hindi kami makalagay ng nightstand on both sides. So, para if ever na, na yung phone namin, malagay lang namin dito. Bed frame namin is from Mandawi Foam. Full double. Yung size niya. Okay naman siya, pero if I were to choose, gusto ko yung queen size talaga para malaki. Pero for this space, ito yung perfect fit, yung full double. And then ito, yung duvet cover, yung pinaka gusto ko. Kasi napaka-soft, so we bought this duvet set sa Linen by Roo sa Instagram. And then, ito naman yung DIY na pillow ko. First pillow na dini-DIY ko. Wala lang. Parang may ano lang, accent pillow. So, yun. So, on this side is, kung napapansin nyo, may outlet dun. Kasi, originally, ito yung space para sa AC. May ano dito, may hole dito for the window type AC. Ito is, ano lang, sobra sa dating makeover na ginawa namin. Yung one bedroom condo makeover. So may extra pa na wallpaper. Nilagay namin dito. Ito na, natakpan na agad yung hole sa AC. Tapos, since may outlet dito, I decided na maglagay na lang ng hanging plants. Fake lang ito para maano lang, para matakpan lang yung outlet, yung wire. And ito is yung macrame na ano, planter is DIY ko din. Tapos ito is sa Shopee. And then, so ito lang yung nilagyan namin ng brick wallpaper. Para lang may added texture dito sa space. Hindi siya puro yung white walls lang, yung ganun. Pero white din naman siya, so nagbe-blend naman. And then dito naman is, nag-paint din ako ng same color dun sa wall, ang door.
Itong door is balcony ito. Para maliit lang na balcony ito, hindi pa nagpapakita kasi masyadong malumi. Makalat. So dito naman is yung window. Ito lang yung window namin. Sinakpan namin ng tail para hindi makita sa ano, sa labas. Hindi kami makikita sa labas kasi itong building is masyadong ano, malapit sa kabilang building. Ito pala is yung first project namin as mag-asawa. So, may nakita kami chest of drawers dun sa Mandawi Foam. Mura lang siya, pero hindi siya masyadong maganda tingnan. Kinuha namin yun, and nag-DIY lang kami. So, ito yung wood na wallpaper. Wooden wallpaper na binili namin sa Ace Hardware. Light oak lang siya na color, which is nagmamatch naman siya sa whole thing. And na-paint lang kami ng front. Itong front lang. Tapos, change lang ng knobs para magmatch lang yung color niya. Then, yun. And dito na rin namin nilagay yung TV. This is a 32-inch TV. So, we got this before with my sister when we first moved here. Hindi na kami bumili na mas malaki kasi okay naman din ito eh. Satisfied na kami dito. If ano na siguro, if masira. And then, these dried flowers are from... I-link ko na lang sa baba yung name ng seller. And then, this is the favorite DIY ko. Kasi talagang nag-iba yung area na ito dahil dito. Para siya naging partition sa dining and the bedroom. Pero may ano pa rin siya, may visual interest na nangyayari. Kasi ito, may ano lang siya, may added texture lang siya kasi may wood tile nilagay. Masyadong manipis lang na manay ka. Binili namin sa Cebu Home Builders pa rin. Bumili na kami ng mga slats doon. Tapos, yung double-sided na molding tape ng 3M. So yun, durable naman. Okay naman siya. Tapos dito is naglagay lang ako ng arch na accent. Dalawang arch. So, kung makikita niyo yung previous video ko, yung makeover video, may konting dilemma. So ito. So, na-fix naman siya. And yun, parang nagustuhan ko naman yung result. And then, ito. If nagtataka kayo if paano kami i-TV doon sa sala. Manood ng TV. If nagtataka kayo if paano kami nanonood ng TV doon sa sala and sa dining. Bumili kami ng mount na nagsiswivel. Parang mag-tilt siya dito and dito. So, yun. Okay siya kahit anong angle. Kahit nagluluto ako, makikita ko yung TV. Ito yung talagang sulit. So, binili namin, I think, 2,000 sa Ace Hardware, yung mount na ito. So, ito, hindi namin pwede na i-stick yung wire kasi nga, palagi siyang magalaw. So, okay naman, pinaint ko lang na same color sa wall para nag-blend lang siya. Ito namang canisters is bili ko sa Wilcon. May wood accent lang siya and then yung fun patterns. So ito is yung mga scrunchies ko and then dito naman is yung sa husband ko. Yung wallet niya, keys, and coins. So ito yung parang drop zone niya pag ano, galing sa labas. Ito yung side niya. Ito naman yung side ko. So, ito yung... Dito yung mga underwear ko. And then, ito yung mga t-shirt. And then, yung mga pants and shorts. So... So, ako ngayon mag-tour. Discover ko na yung vlog kasi... Ako naman talaga yung vlogger. Wow. So, sa section na to, plan ko dito supposedly is gonna be my gaming section. Pero, kinulot ako dito. Kasi ikusik ko niya. Okay, ganahan siya mukhang pill. Muna, sige na lang. Kumbutang na lang ni Og. Mirror para vanity, ano niya, vanity, gawin na lang naming vanity section daw. So, ngayon, bumili kami ng bagong desk, actually, para mas malaki. Gusto ko kasi yung open. Tapos,
sa gap, meron kasi yung gap yung bagong table at saka yung chest of drawer. So, meron din kami dito nakatago yung mga wires, yung mga outlet. So, medyo magulo siya. Para ma-hide namin yan, bumili kami dito sa Shopee. Nakita nyo namin sa mga vlogs dito. Kaya bumili kami para sa mga ibang console. Tapos, ibang gamit niya rin. Kasi, yun, sabi ko, ginawa niya ng vanity yung side na to. So, okay lang siya dito. Kunin niya yung mga stuff niya dito. Then, mga wires. Tapos, bumili rin kami ng filing cabinet. Tapos, pinalitan namin yung handle para nadatingnan. Dito rin yung ibang mga stuff. So, additional storage to. Bills, documents, kung anong needed na mga ano, nandito. Tapos, gumawa rin kami. Ito, nag-DIY kami ng monitor stand. So, bumili lang kami ng wood from home builder. Tapos, pinakat na namin into isang malaking ganito. Tapos, yung stand niya. Kami na lang yung nag-scoop. And then, yung PC ko naman, eto. So, meron kaming malaking mousepad. Tapos, nilevate namin yung monitor kasi gusto niya yung mataas yung monitor. Eye level daw. And then, yun. When you do editing, so, nag-invest kami ng magandang mic para paganda yung pag-voice over. Tapos, meron din kaming headset para sa pag-edit. And then, dito naman, sa side na to, gumawa kami ng oil rack. So, simple lang. Yung wood kanina, yung ginamit namin dito, sa ano, yung wood na ginamit namin dito sa monitor stand, yung extra ginawa kong oil rack. So, yan lang, dalawang layer, tapos binutasan ko lang for the oils. And then, meron, since napuno na yung taas, bumili kami ng box para sa ibang oil namin. So, nandito yan. Naglay ko na lang sa gilid para maging oil corner namin dito. So, ngayon, yung game, supposedly gaming na ano ko, section, naging vanity, tapos oil section na rin. So, tumaas. Tapos, since ginawa namin vanity to, gusto rin niya ng magandang lighting. So, nag-install ako ng ganito, light. So, ano lang to, yung nagbibili natin sa ano hardware, yung ano, di ko lang tawag dito. But, yan. Yan. Nagay lang namin ng bulb, tapos kinover namin yung wire ng walang nang tawag ito para maganda tingnan. Ayan. Ano pa ba? Tapos, ano pa ba? Tapos, dito sa baba ng ano na to, meron tayong storage. So, nandito yung CPU ko. Tapos, ito naman yung printer. Meron kaming printer pero hindi namin masyadong ginagamit. So, dito ko nilagay. Tapos, para maganda siya tingnan, gumawa siya ng cover. So, eto, customize namin yung cover. Ilagay namin para at least hindi makita yung printer. Now ngayon sa mga yung binili kong mousepad kasi gusto ko sana yung white na setup. Pero dahil nga ginawa tong vanity, so merong mga times talaga na maano siya ng mga makeup. Kaya gumawa kami ng cover. Meron kaming cover na ginawa. Eto. So very simple lang. Pag di na ginagamit or pag siya yung umuupo dito for or ano, we just push this. Yan. Tapos, nilalagay namin on top yung cover para hindi marumihan yung mousepad. Yan. So, dito na siya. Gagawa ng mga crafts niya or yung mga makeup. Aww. Alright. Tapos, dito rin ako gagawa ng makeup tutorials. Ito rin yung chair. So, sa past makeovers, iba yung chair na nandito. But since nag-invest kami ng magandang laptop, yan, may freebie siya na ganito, gaming chair. So, yung gamit ko na lang din dito. And then, dito sa taas naman, para hindi siya plain, naglagay kami, nag-install ako ng mga floating shelves. So, meron siyang dalawa. Dito namin nilagay din yung altar. Tapos, yun, picture din namin. And then, yan, sa altar sa itaas. Para may altar din kami. And then, yung picture namin nung kakaindig.
Dito sa portion na to, naglagay kami ng maliit na mesh board. Ayan namin nilalagay yung mga ano, code or kung merong mga important na task or mga ano, reminders or note para ma-motivate. Yan, mga motivation na ano. Okay na, kinanay mong rider. My rider is here. All right. Thank you guys. And bye-bye. Peace out. Sure. Thank you.